mga kamudang, welcome back to my YouTube channel. For today video, gagawa tayo ng flying saucer alamudang. I think bago lang to sa inyong pandinig kasi nag-check ako sa YouTube, wala. So, eto, nag-request yung aking anak kasi namimiss niya na raw yung flying saucer ng tita niya. So, ayun, gagawin ko siya ngayon para sa aming merienda. Ang ating mga gagamitin, meron tayong 1/2 kilo na giniling, tapos bumili ako ng isang carrots na malaki, then 2 patatas, 1 sibuyas, 4 na ulo ng bawang, paminta, and lalagyan natin siya ng magic syrup at saka ketchup. So yun guys, umpisahan na nating lutuin ang ating flying saucer alamudang. Yan guys, umpisahan na nating lutuin ang ating flying saucer alamudang. Ang gagamitin ko ay kaserola na non-stick. Yan, gagamit tayo ng oil para sa pagigisa ng ating giniling at saka ng ating bawang at sibuyas. Painitin ko lang muna bago ko lagyan ng oil. Igisa na natin ang ating bawang sibuyas. Unahin natin ang ating sibuyas. Sautein lang natin yung ating sibuyas. Tapos ilagay na natin yung ating bawang para sabay lang silang maluto. Sinod natin yung ating carrots at saka yung ating patatas. Sautein lang natin saglit kasi matigas siya. Ayan. Hugasan muna natin bago natin lutuin yung ating mga gulay. Igusa lang natin siya ng mga 5 minutes siguro. Malambot na siya. A few moments later. Kasi natin yung ating giniling. Kaya ilagay na rin natin siya para sabay-sabay na silang maluto. Igusa lang natin ng konti bago natin lagyan ng konting tubig at ketchup. So yan guys, lagyan na natin ng tubig. Kasi medyo aalhin yan eh. Iigahin ng konti. Ilagyan ko siya ng 1 cup na tubig. Ilagyan natin siya ng ketchup. Di ba? Ang ganda na ng kulay niya. Mukha na siyang giniling. Lagyan na natin ang ating paminta. Tapos, sunod natin yung ating magic syrup. Lagyan ko na siya ng konting magic syrup. Pampalasa. Lagyan rin natin ng konting asin. Maya-maya dadagdagan ko siya ng asukal. Yung pala yung nakalimutan kong idagdag. Bali, yung ingredients nito, isusulat ko na lang sa description sa baba. Lahat ng ginamit ko, isusulat ko na lang. Para makita nyo.
igahin lang natin ng konti. Lagyan ko siya guys ng ano, konting asukal. Kasi tamis alat. Yung dapat magiging lasa niya, medyo matamis-tamis na maalat-alat. Kaya, depende pa rin sa inyong ano. Sa inyong pang lasa, tatansyahin niyo yung asukal niya. Tsaka yung asin niya. Tatansyahin niyo pa rin. Sa inyo pa rin nakasalalay ang tamang lasa. Kasi tayo, iba-iba kasi tayo ng ano, ng panlasa. May mataas sa mataas saan? Mataas yung panlasa sa asid, may mataas yung panlasa sa tamis. So, yun. Titikman nyo lagi. Hintayin lang natin lumambot yung baboy. Medyo ano pa sa akin eh. Para sa akin, medyo matigas pa ng konti. Medyo hilaw pa ng konti. Tsaka dapat siya ano, iigahin siya ng konti, hindi yung masabaw. O marami pa siyang sabaw mo. Yan mga kamutang, luto na yung ating flying saucer alam mudang. Ipiprefer ko na yung tinapay niya. Ang gagawin ko is ipapalaman ko siya dyan sa Tasty. Tapos, iiinit ko siya dun sa... Bali, iiinit ko siya sa sandwich maker pagka na ipalaman ko na yung ating flying saucer dyan sa Tasty na yan. Palaman lang natin. Ganito lang. Tapos ilalagay natin po sa sandwich maker. Masa ang black. Maiipit kasi ito sa ano, sa rich maker. Ito mata ko. Ang talagang ginagamit dito guys na tinapay, yung buns ba, tapos ilalagay siya sa sandwich maker na bilog. Eh wala naman akong sandwich maker na bilog. Ang meron lang ako ano, yung pang Tasty. Kaya Tasty ang ginamit ko. Ang dami kong naluto doon sa kalahating kilo. Meron pa ako ano, nilagay sa Tupperware. Nalagay ko muna siya sa ref para hindi siya nasira. So, ilang araw pa namin yung gagamit ko yan. Magka-try muna tayo ng 5 na sandwich. 5. Magka-try muna tayo ng 5 na flying saucer alam mo dahil isasalang natin siya dun sa yan. Ano aking sandwich maker, sasaksak na natin. Nilagay lang natin yung isa. May ipit siya eh. Kaya hindi ko masyadong dinamihan yung ano, yung palaman niya kasi naiipit siya. Ipitin lang natin. Hintayin lang natin siyang maluto. Hintayin lang natin siyang mag-green yan. Close lang natin. Hintayin lang natin siyang mag-green. Pag nag-green na, okay na. Luto na siya. A few moments later. Yan guys, almost done na tayo na mag-init ng ating flying saucer. Alam mo dahil. Yan.
last na luto ko na lang. Hintayin ko na lang yung dalawa tapos ito pa yun natin tikman. Yan guys, tara! Tapos na ang ating flying saucer alamodang. So ngayon ay tikiman time! Tikiman for Sean. Bali yan guys. Okay na yung aking flying saucer alamodang. Titignan na natin dahil gutom na ako. Anong oras na ngayon? Ano bang oras na? Hindi ko makita kung anong oras na. Ayan na, wala pa. Nag-i-3 o'clock na ng hapon. Tulog pa si Alexa. Titignan ko muna para pag-isang na aking mga anak ay kakain ko. Sarap. Bali lang siya guys. Yung niluto ko kanina, naginiling, ibinalaman ko lang siya. So yun na, flying saucer na, flying saucer alam mo lang. Hindi ko na siya lagyan ng cheese. Itinry ko muna itong ano, yung kung ano lang niluto ko. Pero mamaya, dun siya iba. Ay baka pang niluto, eh, pwede ko pang i-add ng cheese. Sarap. So, yun guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe mo lang. At kung nagustuhan niyo yung aking video, please like and share. Abangan niyo pa yung mga next video ko. Thank you for watching.